Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Mergen's Garden. So ngayon guys ay grabe yung init dito. So ngayon hapon na, kaya naman yung dito banda ay hindi na sila nainitan. Ayan, and oh, meron na naman parang namulaklak dito guys. So ngayon lang kasi ako pumasok. Ayan, naisipan ko mag-vlog pero hindi ko to nakita. Ayan, ngayon ko lang siya nakita. Ayan, tapos di pa, ano pa yung ano niya guys, bunga. Maliit yung magbunga. Ayan, so maliit siya magbunga. Tapos meron siyang flower. Ayan na siya guys. So kailangan ko itong basain ngayon kasi meron tayong mga nilagay dyan na buto ng ano natin, ganito. Ayan, astropitum. So kailangan ko siyang basain mamaya. Siguro pagkatapos na lang guys ng vlog natin na kasi wala akong water dito. Ah, ito pa! Ayan guys, so meron pa palang isa. Ayan, so ano lang to guys, oh, yung tawag dyan, maliit lang to before, tapos medyo lumaki na siya, tapos ayan oh, namulaklak siya ngayon. Ayan, so first bloom niya sa atin, at super ganda pala guys, oh. Ayan, iba-iba din pala guys yung ano nila, kulay ng bulaklak. I mean, diba karamihan sa ating mga astropitum ay yellow yung makikita natin. Yan, kagaya niyan, yellow siya. Yan, kahawig niya lang din to guys, pero ito kasi iba siya, oh. Ayan, meron siyang ganyan. Yan, may ibang color siya. Ang ganda niya. Ayan, so, dito wala pang tumutubo kasi kakalagay lang natin yan guys. So, didiligin ko yan mamaya para tumubo siya kagaya nitong ating mga astropitum dito na nilagay, oh. Yan, seeds lang yan guys before. Yan, oh. Tapos, tumubo siya. Ayan, hinayaan ko lang siya dyan tumubo. Yan, kasi yung nilalagyan ko guys ng mga seeds, punong-puno na siya ng bunga ng ano, melo natin. Ayan, oh, marami na naman nga ditong bunga ng melo. Yan, oh. Ito yung orange. Marami na tayong nakuha dito kahapon guys. Kahapon nang uwi ako ng seeds dyan. Ayan, so di ko nakukunin yan. Baka matinik pa ako. Ayan o, so palagi kong ano, maraming nakukuha dyan. Ginaganyan ko lang yan guys o. Kasi nalalaglag lang yan guys. So kailangan talaga kukunin sila. Ayan, so kung gusto nating mabuhay yung mga buto ng melo natin, or masipag tayo at matyaga tayo, magtanim ng bunga ng melo. So, pwede tayong magparami gamit yung bunga ng ating melo cactus. Ayan. So, marami na akong nabuhay niyan, guys. Kaya ngayon, parang tinatamad na rin ako magtanim kasi napakarami na nila. So, maliliit pa. So, tinatry kong mabuhay sila talaga na mapalaki. So, inahayaan ko lang muna sila dun dikit-dikit sa isang pot. Ayan, so ayan guys, naisipan ko lang na ilagay ko dito itong ano, seeds ng ating napabunga na astropitum. So pinollinate ko muna siya guys, and then namunga siya after nating ma-pollinate, and then hindi ko binibilang kung ilang araw ba bago siya mahinog after niyang mabuo yung bunga. Basta mapapansin nyo na lang yan guys kapag ano na, kapag hinog na, so nabubutas na siya ng kusa, tapos nilalanggam siya guys. So kapag ano na, pwede nyo nang kunin tapos ibudbud nyo na guys sa ganyan, tapos lagi nyo lang guys babasa-basain. Ayan, ito nga, hindi ko to guys na pollinate ito, oh, kasi wala siyang kasabayan na namulaklak. Yan, first bloom din ito sa atin. Ito yung mga bago natin na mga astropitum guys na 5 ribs na galing kay Searching yan si, and ang bilis niya na mulaklak sa akin guys. Ayan o, ito o, namunga na siya kasi naipollinate ko yan guys. Tapos ayan o, mayroon na naman siyang bago. Tapos ayan, bago yan guys, parang bubuka pa lang yung flower niya soon. Ayan, so ito, meron din tong bunga. Ayan siya. So marami na naman tayo dito may bunga. Ito din o. Ito ang ano nito guys, kinuhanan ko ng ano nito, ano ba yung ano nun guys, yung ganito, yan, para ma-pollinate natin, kinuha ko yung yellow niya, tapos nilagay ko sa flower nito, yan, ito yun guys, dito siya galing, yan dito, yan, may bago na naman siya, oh. So hindi talaga yan guys, nawawala ng bulaklak sa atin, lagi yung merong bulaklak, ayan, so, pag natanggal na yung bulaklak niya guys, may bago na naman siyang
uusbong. So, ayan siya, oh. Ayan, magkasunod na naman yan, guys. Napakasipag niyan sa akin, mamulaklak. Yan yung nag-iisa kong astro na, ano, tuloy-tuloy yung bulaklak niya. Pag natanggal na yung flower niya, guys, may susunod na siya ulit. Ayan, so, dito, meron din tayong isa na may bunga na din, guys, oh. Ayan, super dry sila ngayon, guys, kasi sobrang init. Ayan, kahit na nagdilig ako, guys, kagabi. Yeah, in-spray ko talaga sila. And kaninong umaga, nagdilig ako ng mga, ano natin dyan, oh, mga nasa paso natin na Astropytum na Mirio. So, tuyong-tuyo pa rin sila, guys. So, ayan, oh, in-sprayhan ko to kagabi. Ayan, pero tuyong-tuyo na sila. Ayan, so ito yung nakuha natin. So, nandito ko to, guys, nilalagay, oh. Ayan, oh. May mga buhay na yan dyan, hindi ko na kinukuha. Inahayaan ko na lang, halo na yung pink tsaka yung orange natin na mellow. Yan, dito naman, ito guys, so kailangan ko na rin itong diligin. So, dito ko nilagay yung mga nabuhay natin na bunga ng ating mellow. Ayan guys, so, lumalaki na rin sila guys. Yan, kung mapapansin nyo, ayan o. Marami na yung parang balbo niya. Siguro yung balbo na yan guys, magiging tinik yan pag lumak siya. Kasi kapag bagong tubo lang siya guys, ano, yung, ano niya, itsura niya is, ano, yung top lang yung parang may balbon, yun. Pero ito, meron na siyang mga balbon, dumadami na yung balbon niya kasi siguro yan na yung tinik niya kapag lumaki siya. Ayan, so dito naman yung ating mga Astropytum na nabuhay guys, oh. Ayan, ito yung pinakauna kong Astropytum na nabuhay. Kumunti siya kasi nagsilusawan yung iba. Kasi nung ano, 'di ba nandoon natin siya nakalagay tapos hindi ko siya guys, ano, hindi ko siya tinatanggal doon tapos naglalagay tayo ng mga panibagong seeds. So ang nangyayari, dinidilig natin palagi. So nalulusaw sila kapag ganun. Kaya naman ginawa ko, nilipat ko na sila sa ganito. So sorry nila yung na ano sila guys, natutuyuan. Ayan, no. Ito oh, mas malusog itong mga pangalawang binhi na to guys, pangalawang tanim ko na siya. So ito yung pangalawa. Bali yung pangatlong tanim ko is yung nandun sa pot natin kasama nung mother plant natin na ano, Astropytum. Ayan. So ito nagpropagitin ako. Ayan siya. Nagpropagitin ako nito. So buhay na rin to guys. So kung gusto nyong mag-propagate nito guys, nabubuhay din siya sa leaves. Nag-try ako niyan sa leaves. Nagkaroon na siya ng BB. So, bali yung dalawang leaves na tinry ko sa kanya, isa lang yung naging successful. So, yun yung nagkaroon ng BB. So, hinayaan ko lang siya dun sa pinaglagyan ko. Ayan siya. So, ito naman, lovely rose. Ayan, ito si Black Prince. Ayan, pinopropagate ko. Tapos, this one, ito yung mga dahon ni Missing You. So, merong, ayan o, hindi nagiging ano successful. So ganyan talaga guys kapag nagpo-propagate. Ito alam ko to guys, si Red Bell to. Ayun si Red Bell. Ayun oh, lumalaki na rin siya. Galing lang yan guys sa mga leaves. Ito oh, si Madiba. Yan, Lipropa ko. Tapos this one si ano, si sino ba to? Longissima drops. Ayun si Longissima drops. Na medyo nagpipink yung tips ng leaves niya. Ayan, may drops yan guys kapag lumaki siya. Tapos, ito, Purple Delight. Tapos, ito yung baby ng ano natin guys, oh. Ng, yung tinanggal kong baby ng ating Agaboids Black Knight. So, ano, ang nangyari sa kanya, nilagay ko na kasi to guys sa soil. So, ang nangyari sa kanya ay, ano guys, tawag dyan, umabante yung ano, pinagkatan ko parang nabubulok siya. So, ginawa ko, tinanggal ko ulit, tapos kinat ko, tapos tinanggalan ko ng leaves at in-air dry ko dyan. So, ngayon, mayroon na siyang roots. Ayan. So, pwede ko na yan siyang itanim. Ayan, dito ko siya itatanim, guys. So, ayan, dito na lang siya. Ayan. Tapos dito, guys, yan yung mga Lipropa natin. Ewan ko ano na yung mga ano ko dyan, guys. Mga Lipropa ko yan. Hindi ko na alam kung ano yung mga Lipropa ko na yan. Ayan, ito naman. Nakuha ko to dun sa ating Laura. Ayan, parang monstrous siya na Laura. Ayan, yan yung baby ng ating Laura. Ayan, dito naman guys, yung Purple Delight.
Tapos dito yung ano propagation ko ng purple delight natin na variegated. So sana guys mag-variegate siya. Ayan siya oh. Ayan, feeling ko meron siyang variegation pero hindi lang gaano nakikita. Ayan, ito nagtuyo na. Ayan, pero may baby siya. Abang kung mabuhay yan, guys. Ayan, no. Tapos dito, ayan, si Purple Delight din yan, guys, na variegated. So, nabuhay natin sa leaves. So, ayan siya. Tapos, tinabi ko na lang dyan yung mga na buhay ko ng mga lovely rose galing sa leaves. Kasi, natutuyuan na siya, guys, dun sa pot na pinaglagyan ko sa kanya. So, tinabi ko na lang dyan para kapag nagdilig ako sama-sama na, ayan, no, ano din yan, guys, variegated Purple Delight. So, sana kapag lumaki sila ay mga variegated din. So, dito din, meron tayong super bomb na variegated. So, yan yung na-propagate ko sa kanya, guys. Ayan, ito full bar yung lumabas. Ito din parang full bar din yung lumalabas. Tapos dito. Pero yung iba, wala pa. Ayan. So, ganun talaga, guys, kapag nagpo-propagate tayo. Tapos dito naman, guys. Ayan, dito ko nilagay yung ating pinopropagate na tawag dito, variegated trailing jade. So, ito yung ano ko, guys, oh, yung lipstick ko na nilagay sa ano, sa water, ano yan, tawag doon? water therapy ko kasi nga, ano, sobrang ano, nung lips niya dehydrated. Tapos ito yung lipstick ko na ano, narat yung top. So, ayan siya, guys. Ngayon, hindi na siya dehydrated, pero wala pang baby na lumalabas. So, tinanim ko siya dyan. Yan, dyan siya. Yan, tapos, dito naman, banda, guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung ano, mga propagation ko. Yan. Ito, hindi ko to propagation. Ito yung tinapkat ko before na, ano, si California Sunset. So, yung mga tinapkat ko sa kanya, guys, ewan ko kung nasan ko na pinaglalagay. Kasi nilagay ko yun sa arrangement. Alam ko na sa arrangement yun. Tapos yung iba ay, nasa arrangement talaga pala sila lahat, guys. Ayan, so, ito na yung mother plant niya, guys, oh. Ayan, lumago na siya. Ayan siya. So, dinagdagan ko lang to guys ng soil na ricehull. Ayan. Di na ako nag-repot sa kanya. So, dinagdagan ko lang siya ng ricehull sa top. Tapos, ito naman yung mga propagation ko ng halo-halo to guys. Adolphe. Tapos, may Adolphe siya. May Firestorm. Ayan siya. So, halo-halo na siya dyan guys. So, lumalago na sila ngayon guys. Ayan. So, nakakatuwa. Kasi before, dahil nga madali lang silang alagaan dito sa lowland guys, eh naging kampante naman ako sa kanila, nilalagay ko sila palagi sa nauulanan, so ang nangyayari na ano sila guys, na nauubusan sila ng leaves, tapos minsan na mamaalam din, kaya naisipan ko na lang na magpropagate, na ilagay sa mga ganyan, o para dito banda, pwede nating ano, isabit-sabit sa loob kapag palagi nang maulan, 'di ba guys? Mahirap kasi kapag palagi na talagang maulan, hindi talaga maiiwasan sa ating mga succulents yung namamaalam sila kasi nasusobra na sila sa ulan. So nagmamasyo yung leaves, tapos kung hindi niyo pa maagapan, namamatay talaga yung stem. Ito naman yung Firestorm ko, guys. Ayun, lumago na siya kaso naging leggy. Yan, humaba yung mga ano niya, mga tangkay niya, yung mga liig niya humaba, pero okay lang guys, pero tingnan nyo oh, medyo nagkakaroon sila ng kulay ngayon dito guys, so kasi dito nainita na sila guys, bali yung net ngayon guys ay hindi ko na tinatanggal kasi sobrang init na talaga, ito walang laman tong pot na to, ay hindi, ito pala yung pot ng pinagkuhanan, na pinupagitan ko kay Donkey's Tail, ayun yung Donkey's Tail na nakalagay sa ROS before, tas nilagay ko dun sa ano natin, malaking pot ng Donkey's Tail. So, pinuno ko siya ng Donkey's Tail, diba? So, ito yung pot na yon. So, bali, ang ginawa ko dito, guys, ay nilagyan ko ng mga dahon ni RC. Yung mga kinuha kong dahon ni RC, guys. Ayan na siya. Oh, lumalaki na ito, oh. From leaves lang yan. So, dito ko lang nilalagay, oh. Ayan. Tapos, dito may propagation tayo ng ating String of Tears. Ayan. Ito na lang yung mga natira sa akin guys na String of Tears. Kasi yung mother plant ko ay nasobrahan sa ulan. Ang taba-taba pa naman nun guys. So no, nasobrahan sila sa ulan, namatay. Ayan. Dito meron pa tayo ditong propagation ng ano. Ayan o. Puro na lang to guys. Ano. Katawan dati. Ayan o. Tapos ngayon nagkaroon siya ng mga baby. Tapos ano. Lumago na siya. Ayan, tapos may mga leaves tayo na nilagay dyan yan para mapropagate, mapuno siya guys. So, ayan guys, so,
yan yung mga propagation natin. So yung nilagay ko dito, nilipat ko na pala guys, yung mga ganito natin. Galing kay Ma'am Jen yun, bali two heads, two pots yun, so dalawang piraso siya na ganito na bili ko kay Ma'am Jen sa set. Galing, so tinabi ko yun dito guys, dito yung isa, tapos dito sa kabila yung isa. So, nalalaglag kasi guys, nalaglag yung isa. So, ginawa ko, nilipat ko na lang. So, mamaya papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung mga natira na lang to guys na napropagate ko dati. Kasi meron na talaga ako nito before. Kaso lang guys, nilagay ko yun sa, ano, sa baba. So, ang nangyari, lapitin to ng mealybug, si Florences. Yan, first ko na magkaroon nito, first experience ko sa kanya guys is lapitin talaga siya ng mealybug. So, nagkakaroon siya ng mga mealybugs dyan sa top kapag hindi natin siya nabigyan ng enough sunlight. So, ganun yung nangyayari sa kanya. Pag nilapitan siya guys ng mealybugs, tuloy-tuloy na yun kapag hindi nyo siya naagapan. Kaya, yung ganito, dapat lagi yung tinitingnan. Kung may ganito din kayo guys, si Florences, lapitin kasi siya guys ng mealybugs. Ito na lang guys yung natira ng mga propagation ko galing sa Florences. So, nabubuhay din to sa leaves. Ayan, nabubuhay din siya sa leaves. So, yan. Ito, saan ko ba to nakuha? Nakalimutan ko na kung saan ko to nakuha. Basta na, medyo matagal na din sa atin to, pero sa ibang seller ko ata to guys nakuha. Ewan ko, nakalimutan ko na. Ayan. Pero ito stress. Tapos, hindi siya gaanong mataba. Hindi kagaya nung mga napropa natin na matataba talaga. Ayan. Pero buhay na yan guys. Ayan. Ito, tira-tira na lang to ng mga pinagkukuhanan ko ng cuttings. Sa Mendocay, si Marine. Ayan. Halo-halo na yan dyan guys. So, nandito banda yung guys, Ayan, ito pala guys, inayos ko to, bali nirepat ko silang lahat. Ayan, ayan na yung mga mother plant ng ating, Adolphi. Ayan, tingnan nyo guys, yan na yung mga mother plant nila, yung Adolphi, Firestorm, tapos California Sunset, ayan na sila. Tapos doon, meron pa tayo doon, propagation din yun guys. So, kaya naman, hindi nyo kung makikitaan ng, sobrang lago na ganyan guys, kasi palagi ko silang kinakat. Ayan, kasi gusto ko nga magparami kaso pinapabayaan ko sa ROS. So, nandito guys yung ating Florences. Ayan siya. Nandito ko siya nilagay. Ayan, di ba mataba siya? So, dito na nakakatanggap siya ng enough sunlight. So, bali, morning sun, nainitan din siya and afternoon. Ayan, Ayan, tapos meron tayong Mendocay dyan na kinuhanan din ng mga cuttings. Ayan, yung ating guys, tingnan nyo. Ayan, ito pa crested na siya. Ayan, pa crested na siya. Pero ito, hindi naman. Marami lang siyang flower. So, ito magpa-flower na dito. Pag ganyan na siya, guys, magpa-flower na siya. Ayan. So, yan guys, yung ating Florences. So, mabait naman guys si Florences dito sa lowland. Kaso lang, titingnan nyo lang palagi at kapag nalapitan siya, guys, ng mealybugs, tutuloy-tuloy yan. So, lapitin talaga yan ng mealybug. So, yan yung first experience ko sa kanya. Ayan. So, yan na guys. Yung ating mga, succulents dito. So, super dry sila guys. Kasi, talaga grabe yung init. Ayan. Sobra-sobra na guys yung init. Kaya, siguro kapag, kailangan ko na maglagay ng net talaga hanggang dito siguro guys. So, hanggang dito. Kasi, tignan yung net ko. Bumababa siya kasi ang lakas din ng hangin bukod sa sobrang lakas ng init. Sobrang lakas din ng hangin. Ayan, kaya naman natatanga yung net pababa. Ayan. Pero sa tingin ko, okay naman siya kasi yung dito natin banda, yung mga hanging natin dito guys. Ayan. Hindi ko na sa inyo papakita isa-isa. Ayan, yung mga hanging natin dyan guys ay sanay sila sa ganyan na weather. Ayan, so sobrang init yung natatanggap nila dito. Tapos dito banda sa side na to, medyo shade na sila, lalo na yung mga sa baba natin. Ayan, kaya okay lang sila. Tapos yung nasa baba natin is mga crunculated succulents. Ayan, may bacon tayo dyan kasi meron tayo dyan ilalagay. Ayan, kaya nag-rearrange ako dyan guys para mailagay ko yung bago kong ilalagay dyan. So, naghanap talaga ako ng pwede kong mapaglagyan. Kaya naman yung iba talagang pinagsasabit ko, hinanapan ko ng lagayan. So, dito, ayan sila guys. So,
Ayan o, mayroon tayong nasa baba kasi sobrang init. Yung ghostie ko kasi guys, binaba ko kasi yung mga lipropa ko is na ano siya, nasa sunburn kasi sobrang init na dito banda guys. So before, shaded lang dito pero kapag tanghali na ngayon guys ay sobrang sakit na talaga ng init. Ayan, so ayan na lang yung mga purple delight natin hanggang dyan o kasi yung isang pot nandito sa loob kasi naripat ko yan sila guys, itong malaking pot na to, ayan, naripat ko yan. Tapos, ayan yung mga ano natin dito, yung mga Ellen, ayan yung mga Ellen ko guys, bumabalik na ulit, yung ganda nila, bali lumalaki na yung mga babies, kasi itong mga Ellen natin, tira-tira na lang ng cuttings, kasi panay cut ako guys, ayan o, ayan o, tingnan nyo guys o. Yan, so meron tayong 4 pots ng ating Ellen. Tapos yung mga na-propagate ko niyan guys ay nandun banda sa dulo na yon, nandun banda sa dulo. Ayan, dito banda. Nandyan. So yan yung mga nakuha kong cuttings na galing dito. Yan, so eto, hayaan ko na to guys lumago. Para ano, maganda na siyang tingnan. So hindi na ako mangunguha ng cuttings sa kanya. Siguro kapag sobrang lago na niya ulit, saka ako mangunguha ng cuttings. And yung ating this one, ayan o, medyo payat yung ating mga jelly beans kasi nauuhaw sila guys dito. Ayan, ito yung ating Sodom Aurora. Yan, hindi na siya makulay. Namutla di siya dito guys. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil gusto ng ating mga Sodom Aurora yung sobrang init, tsaka yung ating jelly beans para mamula sila. Yun yung gusto nila. Kaso lang dito guys is shaded na. So, wala kasi ako mapaglagyan sa kanila guys sa labas. Kasi iniisip ko kapag sa labas, eh mabigla naman sila sa init, eh masunburn, di ba? Kasi ngayon ay sobrang init na. At sanay sila dito na medyo nasi-shade sila ng ano natin, UV plastic. Ayan, ito naman yung bagong propagation natin ng this one. Charan! Tapos ito. Ayan, so di na to dehydrated. Oh, may uod dito guys, oh. Ayan, patayin natin yung uod. Kinakain yung marinade ko. Ayan. Tapos ito na lang guys, natitira ng ano ko guys, so variegated marinade. So, ang nangyari kasi, wala na, maiipit pa siya. Oh my gosh. Lipat ko nga to guys. Teka lang guys. So, ayan na lang guys yung natitira. Tapos dito yung iba. O, kasi, nasira siya guys nung init. Ayan, nasira siya nung init. So, yan na lang yung natitira. So, ito, ginagawa ko. Palagi ko na silang in-spray-spray. Kaso, mabilis talaga silang matuyo. Ayan yung ating RZ na mumulaklak na guys. So, ayan. So, saka ko na lang yan sa inyo guys. Papakita ulit yung mga ganyan natin. Bibigyan ko yan sa inyo ng update. Para, tawag dyan. Kasi sobrang haba na ng ating video ngayon. So, ayan. Ito, meron tayo ditong yung sira ng manok na lovely rose. So, nilagay ko yan dito. Kaso lang, parang nabubulok yung ano niya, pinakapuno. So, ginawa ko, kinat ko ulit, tas in-air dry ko. So, ayan, tuyo na siya. Pinatong ko lang yan dyan, guys. So, yun nandito naman, guys. So, kinat ko yung mga nagtitrail na dito para maipropagate natin. Yan, para mas parami ko to. And, plano ko tong i-repot soon kapag meron na tayong malaking pot para ano, mas lumago pa siya. So that's all for today's video guys and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.